So good afternoon mga ka-brom-brom. So meron tayong Toyota Innova. So D4 D engine. Ayan, so ikukurik lang natin yung ano, yung kanyang belt. So ito kasi medyo tingin ko mukhang mali yung pagkakakabit, oh. So hindi na ito nagagamit. Ayan. Pero ano na yan? Ayan, no? So naikabit na ng huling gumawa, no? So itatama lang natin kung paano natin tatanggalin yung kanyang belt. Ayan, so ito yung tensioner mga ka-brom-brom, no? Ayan. Ayan yung tensioner. So ayan, so kikita nyo dyan. Ito lang yung ating pipihitin. Ayan, so ayan, tulad nyo, papakita ko sa inyo. Ayan, no? So lumuwag na. So ganyan lang ang pagbabaklas niyan. Ayan, so papakita ko, ah. Ayan, so ayan, ganyan lang kasimple mga kabrum-brum pagka magbabaklas kayo ng tensioner, ay ng belt. Ayan. So simple lang. So pagbabalik, ganun din, kaya lang ikukurik lang natin yung kabit ng belt gawa ng ito hindi nagagamit. Ayan, so i-check muna natin yung belt. Check muna natin yung belt kung pwede pa. Ayan, so may mga bitak-bitak na. So i-request natin sa may-ari na palitan na. Ayan, so ganyan ang itsura niyan mga ka-brom-brom. Ayan. So ito, dito yan nakalagay. So ito yung last na ikakabit natin dito. 6 PK yung belt. Ayan, tapos ito, dito natin ngayon siya ano, hinang ano, kombinasyon wrench. Kombinasyon na 14. Ayan, so dito sa tensioner. Ayan. Tapos pag inaangat mo yan, ayan, so luluwag yung belt. Ayan, so pisa na natin kabit. So nakakabit na mga kabrum-brum. So ito lang yung gamit natin. Simple lang. So pero ka dapat kakalasin natin yung air cleaner para maging hawa. Ayan, so shout out sa lahat ng may mga Innova na D4D engine. Ayan. Ayan, so start natin, tingnan natin kung kamusta yung ating belt.